So I believe God is here. I believe God is here. May alam niyo ba ang purpose niya dito? Do you know ang purpose niya? Pinilit na ba kayo ng household head niyo? Ako, kinatuloy ko talaga. Pero the purpose of us not because tinawag kayo ni Brad Ima, nag-chat si Brad Maeng, tinawag kayo ni Brad Nero, o kaya na-treasure kayo kasi palagi kayo ngayon. Sino first time dito sa mga PFT? Ano sa? Tasa ka ba kumaya? Welcome, welcome si Sis Jay. Tasa ka Sis Jay. Very quickly, and Sis Jay is a handmaid of the Lord. Is Ellen, is it? So there's really a purpose why we're here now. God is here. Now, ang topic natin ngayon is Christian in his mind. Kasaya na rin kung James. Sabi-sabi natin na sa'yo ito. James 1 chapter 1 verse 17. Okay, sabay-sabay natin. Every good gift and every perfect gift is from above. Continue mo lang dito, ha? From the Father of Heaven, above. Perfect gift. Do you believe that money is a perfect gift? Yes. Yes. Depending ngayon, paano kinita, di ba? But God have a purpose kung akin lang binibigyan ng pera. This is a perfect gift for us. And we should be... May madami kasi sinasabi ang pag sinabing money, it's about money can buy happiness. Pag madaming lumahabol sa pera, pagdating sa paghabulan ng pera, madami nang sabi, ay mga yan, mga corrupt yan. Pag mayaman yung mga bahay, ano tingin natin? Pag malaking bahay, may mga mansion, madaming under the table deal, di ba? Pero yun, ang purpose natin ngayon, is with all the blessing coming from our God, let's make use of money the right way. Pero I'm going to give you anong differences ng mga type of rich people. There are three types of rich people na nag-earn ng money. Now, itong slide yung sabi dito, God, because of ano, di ba, sa James 1:17. God gave is part of it is money. Pero, every God gave, God's will transfer for you. Bakit binibigay sa atin yung Panginoon yan? There's a purpose for that. Bakit binibigay sa atin? If you want to pursue money, minum muna yung money, nakakalimutan yung muna yung sarili nyo. The first purpose talaga sa atin is, we need to be rich inside. We need to be rich inside bago tayo maghabol ng pera. Before, ipag-rich na tayo inside, it's easy to habulin natin pera. Pursuing money. Kasi pag madami mga cases na ito po lang, mahina pa yung loob nila. And they're after the money ng focus nila, getting wealth and richness, nakokorap yan. We need to prioritize first inside. We need to be rich inside. Rich inside means, ano yun? God's focus, only Jesus. Ano ba yung binibigyan ng wealth nito? And I'll explain to you later on, bakit ay binibigyan ng God's wealth? Bakit ay binibigyan ng God's wealth? So, pag hindi tayo nasimulan rich inside, a lot of people are praying, sana manalo ako sa Mark 6, sana manalo ako sa Lotto. This is a very classical case. You could research this, Mr. John, si Jack Mittaker. He's from Oklahoma. Nanalo siya na, mayaman na siya eh. Hindi pa rin kontento. Every, pag may mga loto, sa ating Mark 6, pag may mga loto, tumataya siya ng maanang loto. Nanalo siya, $314 million. Magkano sa exchange rate niya, times 7.8. $2 billion. Kung dalawa. $2 billion. Alam ko na sa inyo. $2.7 billion. Parang $2.7 billion Hong Kong dollar.
Magkano sa exchange rate ngayon? Panalo tayo kasi mataas. Depreciated ang peso. 6.7. Around 16 billion pesos sa isang family. Nadalo na ganito. Pero what happened? May tinatawag sa US na law of curse. Yung law of curse pala, based on the study, around 70% na nanalo sa loto, they end up poor again. 70-75%. Sabi nga, may curse ang loto. Nanalo sila pero biglang yung tago. What happened to Mr. Jack Whitaker? Nanalo siya. 2 years later, nasunog ang kanyang mansion na pinagawa. Ubus yung mansion niya. He got a divorce sa wife niya. Yung dalawa niyang anak, naging drug user. Tapos yung 500 million niya, around 500,000, sobrang pera eh. What he need to do, sobrang pera, wala naman siyang focus about charity, hindi siya nag-iisip about fighting. Umupot pa ang sobrang pera niya, he go to a casino. Nagpupunta sa mga street joints sa Las Vegas. Alam yung street joints sa Las Vegas, di ba? Hindi pa tayo nakapunta dyan. Pero let me give you a question. So, pag yung street joint niya, anong gagawin niya sa nagsasayaw? Nilalabas niya, tinatake out. So, talaga nagkamalas-malas ang buhay niya. So, kasi sabi na, the curse started sa kanya. Whoever the lotto winner, kasi hindi nga siya rich inside. Rich inside means, you have the moral values, you have the moral compass, and you always focus on what you love. And ito, si, nasa ABC News siya, Lotto Business Loser, yung nag-divorce na yung wife niya, tapos nag-drug addict yung dalawa niya anak, yung apo niya, na namatay. So yung curse parang sunod-sunod, parang curse niya. So what happened here is, yung sabi nagsisi na siya, yung interview sa after 5 years. 5 years, ubus. Yung interview sa ABC News. Sana pinuli ko na lang yung promo ticket. There's a regret already. There's a regret. Sana pinuli na lang daw niya kasi sira ba buhay niya, anak niya, yung vista. So masakit. Why? Bakit masakit? Kasi nagsimula siya hinabol yung pera sa labas. And foundation, sa loob, wala na hinga. Pag di mo kaya hawakan yung pera, daming tukso. Buti na lang, mahirap tayo. Kailangan sa kaibigan. Sa kaibigan siya. Pag hindi tayo, no? But if you're not really rich inside, you know, money kasi is a great magnifier. Mga magnifying glass. Pag malabo mata mo, magnify mo kitakita. Diba? Microscope, you need a magnifier, lumalaki na magnify ang things. Money is a great magnifier. If you're not rich inside, corrupt ka na, greedy ka na, cruel ka na, ayaw mo mapagbigay sa ibang tao, the money will magnify your cruelness, your greediness, your bad person inside you. Namamagnify siya. What happened to John Mitakar? Eke Jack. Pero na ginamit sa prostitution, anak, casino, what happened down. So ito lang niya, magnifier ang money. But, it's also if you're rich inside, mabait ka na, matulungin, nagdadala ng pansin, naghihirapan bumili sa charity. The goodness inside you through money will be magnified. So, salamat sa mga sponsor natin. Mag-magnify yan. Ngayon, dami pong sonda. So, money is a great magnifier. Anong common dito? Mayayaman yun, di ba? First common sa kanila is rich and famous. Pero rich and famous, and patay na rin, but we always feel with us. Pero ano, rich and famous, and suicide, hindi lang patay. They kill themselves, sobrang dryness, something missing in their success. Ernest Hemingway, famous actor,
of course, Michael Jackson, sobrang famous, nag-drugs na. Sino son? 30. Suicide, depression. Ang saya-saya, di ba? Very komedyante siya, pero... Isa niyo ba yung maman, no? Sisay tayo. Sino pa gusto yung maman? Nasaan pa yun? Pwede buwasan. Turuan namin kayo. That's why we're here, mga kapatid. Ano mo, pwede ba yung maman? Magkasakay lang yung maman. I'll get you out. So, sa Psalm 35:27, let's read this ano. Para save time. Well, Elmer, malabo kasi matapay. Gusto same time, sabay-sabay tayo. Para sa kasalamin lang ako. Okay, 1, 2, 3. Let them shout for joy and gather, that they were my righteous cause. Yes, let them say continually, let the Lord be magnified. We shall pleasure in the prosperity of his servant. Very clear. Gusto the Lord na we be prosperous. Tayo mga servant, we're the servant, we're the children of God. Servant tayo, because we're sending Him to love God. And very clearly, money, prosperity, gusto mo siya ibigay yan. Tatay natin yan eh. There's no other difference, like for example, yung experience ko sa family. Right after graduation, my first job ko, naaral ko sa Manila, no? Dami pinag-friend sa Manila, bakit pinala mo sa Baguio? Tawa-tawa father ko. First job ng anak ko, magtrabaho ko rin. Eh, makakalimit mo na ng allowance. Pero Baguio City, yun pala kung kami mag-limit-limit na, may purpose doon. Yung mag-limit sa Baguio. Sa manufacturing ano siya, area, ako naman doon sa process engineering. Lagi nagpapakyot. Siyempre, ang problema yung mapin. Tatawagin ako. Say sorry. But my father, tatay ko, he was very happy. Kasi, that's like our God the Father. Kung may mga blessings dumarating sa mga anak, tuwang-tuwa yung God the Father. Ganunin father ko, tuwang-tuwa. First job ko, instead ako mag-bonus, ako nagbigay ng pa-party. Iman, baba ka sa next sweldo mo. Kung papalitsyon ako, celebrate tayo. Wow! Tuwang-tuwa ako. Kasi, biro mo, ako na may trabaho. My dad, my tatay is really very happy na nagkaroon ako ng first job. First promotion, pinag-iabang sa mga kaibigan. Tapos yung na-promote ako sa engineering department. Tumutuwa na naman siya. Just like our God the Father, He magnified ano yung mga prosperity binibigay sa akin. He want us to be rich. The message, He want us to be rich. So huwag kayong matakot na maging rich to maging appear to Bain or Kate Spade. Ibang type of ano yan. We're here to learn how to manage our resources. How to manage all the blessings from our God. Ibigay sa atin na. Okay. Tayo sa ano? Isang category tayo. There are three kinds of rich people. The first kind. The second kind. And, of course, the third kind. Ano muna yung first kind? Anong guess? Anong tawag niya? Anong pa-category niya? Hindi niyo web, ha? Socialite? Still. The first kind of rich people is most people that are filthy. Filthy rich. They have all the money in the world, halos kinakain, pera. So, just like one example, si Jack, ano? Si Lalaga sa Lotto. Si Jack, the Tucker. He's a typical filthy rich. May mga tao pa na walang magbigyan ng pera, bibili ng gold. Apple gold na toilet bowl. Para lang sumaro ng kanyang dami. So, these are the filthy rich people.
who watch Lord of the Rings? Lord of the Rings? Okay, I'm sorry. Lord of the Rings. Halos majority, Lord of the Rings. Sino pinaka-famous na character doon? Miko. Habit siya dapat. Si Frodo. Famous character doon, or infamous. My precious. Ugly monster. Parang nakakadiri siya. Actually, habit siya before. It's a habit before. Okay siya talaga. May mukit mga habit. Parang sarap laruin, di ba? He was a habit before. Nakakita ng ginto na sinisig. He was so attracted with the ring pagkasuot niya. Possession of him. Power, makita niya future, hindi na natutulog, hindi na kumakain, sobrang obsessed sa ring. From a good-looking guy, ito na naman niya ngayon, malaking mata, malaking na kuwati sa mata ko, pero mas old pa ako dyan. Yan, si Gollum. And those filthy rich are similar to Gollum. Pag nakahawak ng pera, wala na. They forget about everything. But I mean, me, how to earn more money to the point na natatapakan yung ibang tao and di pa rin sila kontento. May mga corruption na. They buy mga drug lord. Ang daming example ng mga ganyan. They really nililisakin na. Sisirin sila yung personality nila. So, we don't want to be like Gollum, di ba? Sino may gustong being rich? Mayaman nga. We don't want to be filthy rich. We want to be rich, but not filthy. Okay? And then, under the filthy rich, lumalabas yan, akala ni Tolu, and there's most people here. They're thinking that they're happy na. They thought that money can buy happiness. Honestly, do you believe money can buy happiness? Mm-hmm. So, yun kayo, may bagong iPhone? iPhone X? Never-ending model of iPhone. Unahan na naman yan mga companies and siguro kasama mga ibang Pilipino. They want to be the first. They're pursuing happiness based on this kind of material things. Hindi order na. But money cannot buy happiness. The point is, money cannot buy happiness. You want to have money, but you know how to handle money. Tignan mo lang, there's a survey that to prove to you that money can buy happiness. This is from Gallup. Very famous survey group in the world. Every year, nilalabas sila ng survey. About this, the first survey every year. And you'll be surprised. Who are the top 10 happy countries? 200,000 survey of people, survey nila from different countries, 125 countries. Who are the top 10 people? Tinadya ko liit ang para niyo makita. Para suspense. Number one, top 10 happy countries. Fiji. Colombia. Number 3, Philippines. Maski binabagyo tayo, happy pa rin tayo. Ipunta mo ng camera yan ng ABS-CBN, nakasmiley mga tutik-ima. Philippines, number 3, happiest people in the world. Mexico, Vietnam, Papua New Guinea, Indonesia, India, Argentina, Netherlands. Anong common sa top 10 happiest countries? Are they rich? Developed? Third world country. But they're still happy. Nasaan ang US? Yung natin, nasa magandit na. Auto-125. US, nasaan si Japan? Japan even have a famous suicide forest. Pwede nyo binabasa yung suicide forest. Yung mga, kita na naka-part nung wala nang, several months naka-part yung kotse, wala nang may-ari, wala nang itin.
suicide na sa forest. Suicide forest. Japanese. Nasaan ang Hong Kong? Top 10 unhappy countries. Kasi the highest the number, the higher the number, mas masaya. The lowest the number, Hong Kong. Hong Kong, pang-seven tayo. From the loneliest. So welcome mga kapatid, we're in the loneliest place in the world. Buti na lang may compass for Christ. So we will make a difference. We will make a difference. Kaya tayo nagkumalis sa Pilipinas eh. There's a purpose why we're in the town in diaspora. We have a mission. We don't know, but actually we have a mission why we're here. There's a purpose why we're here. We're starting to touch people's life. Nag-recruit kayo, nadala yung ikopo. We become new member. May new member tayo, di ba? Veteran eh. New member. Kailan kayo graduate? Kabatch namin. Kabatch kayo? Sino mga new member? This is Jane. Last year, pero nag-improve na sila. Hong Kong na mga tayo. Okay. It doesn't mean there's a false conclusion. Pag sinabing money can't buy happiness, kaya nasabi sa atin na mga lalo na may ibang mga priest or madre or even some pastor, money don't buy happiness, can't buy happiness. So don't pursue wealth. Kasi it will not buy you happiness. Pero it doesn't mean it is a wrong conclusion. I want to clarify to you. Kung hindi yan ang tamang conclusion. Okay? So, yung first natin is filthy rich. Ang second type of category, tutuloy ko lang, para alam niyo yung saan ba tayo. You will identify later on, after my talk. Identify yung isang kayong category. Filthy rich. Ang next. These are good people. Mabait, every Saturday, or every Sunday, every day, Bible reading, praying people. But siya guilty rich. I did some research kasi sa mga kaibigan ko nandito ngayon, wala ko nagkala guilty rich. Nakita ko parang rich sila. I did the research, yung guilty rich pala. There's a similar community sa Philippines. May isang babae, lumapit sa pastoral leader, sa community leader. Nagkwento siya, "Oh brother, can you pray for me?" Sure, bakit? Pumunta sila sa isang sulok sa community nila, sa church. So nag, "Why? Ano gusto mo pag-pray?" "Brother, alam mo, I feel miserable. I feel unhappy." Bakit naman? Hindi ko maalam eh. Recently lang, I was promoted. Hindi ko maintindihan ba't di ako masaya. "Welcome, Brother Melvin." Ay, naka-reserve siya. So, yung kwento ng sister, di daw siya masaya. Ikaka-promote lang niya sa new company and the new promotion, 3 times ng dati ng sweldo. And not only that, may joining bonus siya na very fat bonus. Pero sabi niya sa brother niya, "Bro, ito yung masaya eh." So tinanong niya, "Kumusta?" Nag-drill down si brother. "Sister, kumusta relationship niyo, minister?" "Okay naman." "Kumusta spiritual growth mo?" "Okay naman." "Yung anak niya, may problema?" "Okay naman." "Ano problema?" So further drilling time, yung mga engineers sa atin dito, daw may root cause analysis. Yung 5-why, bakit di ka masaya? Finally, nagsabi ng, nag-open up sa sister, sabi niya, "Kasi I feel miserable pag kakaroon ko ng pera." Ano nangyari? Yung bata pa pala sila, sa bahay nila, sa family nila, yung mother niya, laging bawal pag-usapan ng money.
When you talk about money sa dinner, bawal yan. Pag-uusapan ng pera sa sala, sa dining room, bawal. Sa dining, sala, living room, bawal yan. Lahat about money, hindi nila pinag-usapan kasi feeling nila, ano, masama daw maging mayaman. So, sinasabihan siya ng mother niya, yeah, you know, rich people are bad people. Hanggang lumaki siya, na problem na yung mind niya, masama pala yung maman. So, what happened, parang ano yan, parang computer program. Mind natin, once you program things inserted into your mind, habang bata pa, parang paglaki mo, tama din. Nagiging tama yung naririnig mo, nagiging tama yung mga values binibigay sa ating magulang. It starts sa home talaga eh. From the mother, from the father. Lumaki siya, ganun, masama ang pera. So advice sa kanilang brothers, bottom line, sis, hindi masama yung maman. Hindi masama yung maman. It's just a matter of how you manage your pera. Saan mo gagamitin niya? You have to learn it. So, dun tayo pupunta ngayon sa tamang third guy, the last time. Any question? Third guy natin is justly rich people. Justly rich people. These are mga